Hi guys! Mapagpalang araw! I know it's a very busy day for all of us, but I hope you're still tuned in because it's DJ Sean Stories. Marami pong salamat sa mga suki kong nakatutok sa aking channel halos araw-araw. At kung bago ka pa lang dito, ako po si DJ Sean na maghahatid sa inyo ng crime stories around the world. Kaya like and subscribe! So po natin ngayon ay nangyari sa Hong Kong ng taong 2016. Isang Pinay ang namatay dahil sa pananakit ng kanyang Pakistani na boyfriend. Paalala lang po, hindi ko na po masyado madedescribe ang buong detalye kung paano siya pinatay dahil sobrang lala po nito. Pero ang biktima ay nagkaroon po ng matitinding pinsala sa mukha. Ang biktimang Pinay ay kinilalang si Andrea Beer, isang Austrian-Pilipina, 25 years old. Ang kanyang nanay ay isang Pinay na si Wilma Bayer, samantalang ang kanyang ama ay isang Austrian na namatay 25 years ago. Si Andrea ay pinanganak sa Hong Kong pero bumalik daw ng Pilipinas para mag-aral ng primary school. Pero kalaunan ay bumalik din siya uli sa Hong Kong para mag-aral naman ng secondary school at doon na nga nanirahan mula noon. Si Andrea ay nagkaroon ng apat na anak mula sa dalawa niyang mga ex-boyfriend. At napag-alaman din na siya ay divorce na sa una niyang asawa. Walang trabaho si Andrea pero siya ay naging waitress at manager ng mga restaurant sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong ay nagkaroon siya ng boyfriend at ito nga ay si Safdar. Si Safdar Husnain ay 28 years old at mula sa Pakistan. Siya ay isang matangkad na lalaki na nagtatrabaho bilang isang night shift guard sa isang footbridge construction site sa Hong Kong. Madalas daw na nagkakaaway sina Andre at Safdar at may mga pagkakataon daw na nasasaktan ni Safdar si Andrea. Pero March 29, 2016, ng umagang na iyon ay naging malala na ang lahat. Nakipagkita si Andrea kay Safdar sa isang construction site sa Hong Kong. At dahil nga si Andrea ay biktima ng domestic violence, gusto na niyang makipaghiwalay kay Safdar at sinubukan niyang kausapin ito tungkol sa pakikipaghiwalay. Pero naging marahas daw si Safdar at binugbog si Andrea. Inatake ni Safdar si Andrea gamit ang isang electric drill para saktan. Ayon sa police statement, bandang alas 2 ng umaga, isang lalaki nga ang nagsumbong na nag-aaway ang dalawa niyang kaibigan matapos ang pagtatalo sa isang construction site. At pagdating ng mga pulis, ay natagpuan nila si Safdar na sinasaktan pa din si Andrea. Agad naman nilang pinasuko si Safdar. Pero ang walang malay na si Andrea ay agad na dinala sa isang ospital. Pero dahil sa tindi ng mga pinsala sa kanyang katawan, ito ay agad din namatay bandang alas 3 ng umaga. Nagtamo si Andrea ng mga pagdurugo sa kanyang utak at nagkaroon ng malalim na mga pasa sa kanyang leeg. Si Safdar ay nagsusuka nang siya ay inaresto kaya agad din siyang itinakbo sa ospital. Sumailalim siya sa x-ray habang binabantayan ng mga pulis. Bandang alas 6 ng gabi, isinakay sa ambulansya si Safdar na natatakpan ng itim na tela ang ulo at inilipat sa ibang ospital para gamutin. Nang sumunod na araw, March 30, ay kinasuhan si Safdar ng murder at ikinulong habang nag-aantay ng kanyang trial. Nang dumating nga ang mga pulis sa crime scene, kumuha sila ng mga statement sa mga nagsumbong at witnesses. Nakita ng mga pulis ang mga ilang pirasong kahinahinalang droga sa watch booth na pinagtatrabahuan ni Safdar at kung saan niya nga nagawa ang krimen. April 1, 2016, habang nasa trial, sinabi ng medical examiner na si Andrea ay nagkaroon ng maraming pinsala sa ulo na agad niyang ikinamatay. Mayroon din siyang malalim na sugat at siya nga ay sinakal. Isang matagal na kaibigan ni Safdar ang humarap sa korte bilang testigo. Ayon kay Khan Harris, magkakilala na sina Andrea at Safdar mula pa nung nag-aaral sila. Kilala din daw ng bawat isa ang pamilya ng isa't isa. 9 na taon na daw gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang dalawa. Pero 5 buwan bago ang krimen, nailab daw si Safdar kay Andrea. Seryoso daw ito at gustong pakasalan si Andrea.
Samantala, hindi naman kailanman sinabi ni Andrea na gusto niyang pakasalan si Safdar. Puro away daw ang naging relasyon ng dalawa. Madalas din daw na pahiyain ni Andrea noon si Safdar. Pero tahimik lang daw si Safdar sa ginagawa sa kanya ni Andrea. Dagdag pa ng witness, ibinunyag niya na si Andrea ang madalas na nagdadala ng ipinagbabawal na gamot sa construction site kung saan nagtatrabaho ang suspect. Pagkatapos, hindi daw papansinin ni Andrea ang suspect makalipas ang kalahating oras at parang nagwawala daw ito. Kaya dito na daw nagagalit si Safdar. Ayon pa kay Khan, tatlong araw daw bago mangyari ang krimen, silang tatlo daw ay gumagamit din ng bawal na gamot. Nag-CR daw noon si Khan at pagbalik niya ay nakarinig na daw siya ng malalakas na ingay at kaluskos bago siya pumasok ulit sa kwarto. Nang pumasok daw uli si Khan sa kwarto kung saan nga sila gumagamit ng bawal na gamot, ay nakita niya si na Andrea at Safdar na nagpapangbuno at punong-puno na daw ng dugo si Andrea. Nang subukan niyang awatin ang dalawa, hindi daw siya nagtagumpay. Tumawag daw siya ng mga pulis pero hindi niya alam ang exact address kung nasan sila. Kaya si Khan na duguan na din ay pumunta sa istasyon ng mga pulis para magsumbong. Pagkatapos, tumakbo pabalik si Khan sa pinangyarihan ng krimen kasama na ang mga pulis. Ang pahayag ni Safdar. Umamin ng not guilty si Safdar sa pagpatay kay Andrea. Inamin niyang sinaktan niya ito pero hindi niya intensyon na patayin ang babae. Sila daw ay nakadroga noon kaya posibleng ito ang nakaudyok sa mga nagawa niya at nakaranas siya ng hallucination. Ayon pa kay Safdar, narinig niya ang isang boses na nag-warning sa kanya na sinasabing papatayin ka ng iyong girlfriend. Pagkatapos ay nakita daw niya si Andrea na nag-transform at naging isang witch o mangkukulam. Humaba daw ang kanyang mga kuko, buhok at lumabas nga daw ang mga pangil nito. Papalapit na daw ito ng papalapit at sasaktan siya. Kaya daw, inatake niya si Andrea hanggang sa ito nga ay namatay. Gumamit si Safdar ng electric drill at martilyo para saktan si Andrea. Dagdag pa ni Safdar, mahal niya daw si Andrea at gusto niya nga itong pakasalan at hindi para patayin. At dahil sa tinde ng krimen na nagawa ni Safdar, nagsagawa ng dalawang psychiatric test sa kanya. Sinuportahan ng mga psychiatrists ang sinasabi ni Safdar at sinasabi nito na dumanas nga siya ng sakit sa pag-iisip na dulot nga ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, posibleng mabawasan ang kanyang responsibilidad sa ginawa niyang pagpatay. Ayon naman sa isang doktor, si Safdar ay may substance-induced psychotic disorder at may mga stimulant use disorder dahil nga sa mga bawal na gamot. Kung hindi daw gumamit ng bawal na gamot si Safdar, ay hindi siya makakaranas ng mga sintomas ng psychotic na humantong sa pagpatay niya kay Andrea. Depensa din ng abogado ni Safdar. Self-defense daw ang nangyari dahil akala nga ni Safdar ay aatakihin siya ni Andrea nang makita niya daw ito at naging isang witch. Kaya dapat daw ay mapawalang bisa ang kanyang kliyente. Pero para sa prosecutor na humawak ng kaso ni Andrea, masyado namang madali na maniwala sa kwento ni Safdar. Binigyan diin ng prosecutor ang ebidensya ng isang testimonya mula naman sa isang pulis na umaresto kay Safdar. Ayon sa pulis na witness, paulit-ulit daw na nagsusorry si Safdar matapos itong maaresto. Ayon kay prosecutor, ano ang dapat nang ipagsorry kung talagang naniniwala siyang nakapatay siya ng isang witch? Maliban na lang daw kung alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Kaya naman, napakalinaw daw na alam ni Safdar kung ano ang kanyang ginawa at alam niyang mali ang ginawa niya kay Andrea. Pero ang mga jury at ang judge ay hindi naniniwala sa defensa ni Safdar. Kaya siya ay nahatulan at nagkasala ng murder.
January 31, 2018 ay nahatulan si Safdar ng habang buhay na pagkakulong dahil sa pagpatay kay Andrea. Nanatiling walang emosyon si Safdar habang tinatranslate ng isang Urdu interpreter ang desisyon laban sa kanya. Sinabi lang ni Safdar ang salitang salamat pero agad na tinakpan ng kanyang kapatid na babae ang kanyang muka at nagsimulang umiyak. Para naman sa nanay ni Andrea na si Wilma, masaya siyang marinig ang hatol dahil ipinakita nito ang hustisya. Ayon kay Wilma, alam niyang nalulong sa pinagbabawal na gamot ang kanyang anak at sinubukan niyang pigilan ito ngunit hindi nagtagumpay. Nabanggit daw ng kanyang anak sa kanya ang tungkol kay Safdar at ito daw ay ang bago niyang kaibigan. Ngunit hindi binanggit ni Andrea sa kanya na ito ay isa niyang karelasyon. Ayon pa kay Wilma, hinding-hindi niya papatawarin ang sospek at sinabi rin niya na hindi daw karapat-dapat na bigyan ng awa ito. May 7, 2020, apila ni Safdar. Umapila ang kampo ni Safdar sa naging hatol sa kanya at pinayagan ito ng korte. Umapila sila at sinabi na ang dalawang psychiatric expert ay parehong nagsabi nga na siya ay may sakit sa pag-iisip dahil nga sa pang-aabuso nito sa droga. Pero ang trial judge ay nag-base lamang sa mga opinyon ng isa sa mga expert at naniniwala ang kampo ni Safdar na nagkamali ang trial judge sa pagbaba ng hatol sa kanya. Dahil dito, binabaan ang kanyang kaso. Ang hatol na murder ay naging manslaughter at hinatulan na lamang po siya ng 10 taong pagkakulong. Ibig sabihin po ng manslaughter, ang kanyang nagawang pagpatay kay Andrea ay dahil sa epekto ng droga at hindi niya sinasadya, kaya niya napatay ito. Ang mga anak ni Andrea ay napunta sa pangangalaga ng mga social welfare, pero ito ay inapila ng kanyang ina. Wala na pong update kung ang mga bata ay napunta sa pangangalaga ng kanilang lola. Ang mga ganitong kaso po ay nakakalungkot dahil ang insidente ay nangyari dahil sa droga. May mga pagkakataon na ang mga taong nalulong sa droga ay dinadala sa rehab at gumagaling. Meron naman pong ilan na kahit anong gawin ng pamilya ay wala na silang nagagawa para matulungang gumaling ang ilang mga kapamilya nila. Niniwala po ako na kahit ano pong sitwasyon, ang tanging magagawa lang po natin sa mga bagay na wala po tayong kontrol ay magdasal. Kayo po, ano po ang opinion nyo? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries at Manila Boy Wonder. Araw-araw po kayong sumusuporta sa akin at maraming pong salamat sa inyo. Naway pagpalain pa po kayo ng poong may kapal at bigyan pa po kayo ng kaligtasan at blessings. At huwag niyo rin po sanang kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe at pwede rin po kayo magbigay ng mga suggestions ng mga story na pwede nating i-future dito sa ating channel. Mapagpalang araw, DJ Sean here. God bless everyone!